Yo, what's up mga DIYers? Welcome back to my channel. At ngayon meron tayong i-review muli na product na binili natin kay Shopee. Ito yung bagong mukha ng amplifier na TDA8954TH. So, request ito ng isa sa ating subscriber na i-review ko daw yung bagong mukha ng TDA8954TH. So, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nito. So, ito yung bagong mukha ng TDA8954TH. So, medyo habig siya doon sa isang 8954TH na may dalawang fan din na NVIDIA pa yung fan nila na mas malaki. So, ang price nito, ang usually SRP nasa around 1,800 or 1,500. Pero meron ako nakitang isang seller na nagbebenta na 1,000 plus lang. So, medyo mas malaking capacitor nito compared dun sa yung pinakang old version na 8954TH na 8 yata yung capacitor kasi may mas bago na may dagdag pang 4 eh. So, ayan, papakita ko sa screen sa inyo yung kung ano yung sinasabi kong mga iba't ibang mukha ng TDA 8954TH na amplifier. So, for nakapag-initial test na ako, maganda na may binibigyan ng sound output. Tapos, kanina pa ako nagpi-play ng song, yung kanyang radiator, malamig pa siguro dahil sa fan. Pero napansin ko, kagaya ng mga kagayang TDA8954TH, walang pace. Ano bang tawag doon? Basta yung pace na ginagamit sa mga heatsink. Wala siya, so lagyan nyo yun para sigurado. So ayan, meron tayong gamit na preamp na 3-band. Chip niya, yung sikat na sikat sa mga preamp na maliliit ay ang NE5532P. So yan yung mas maganda yung binibigay ng output ng tunog. Tapos ito, yung supply niya, dual supply din na recommended power supply niya is 24024. Pero playable siya mula sa 12012 hanggang kung hindi ako nagkakamali hanggang 28 yata. So ayan, gamit lang natin supply is 28. Ayan, select ko muna sa AC para makita nyo yung supply na gamit natin. So ayan, 13. Siguro ang laki ng drop nitong ako lang kasi nag-rewind yan. Mano-mano, mahirap talaga mag-rewind ng toroidal transformer kapag mano-mano. So 14 nung hindi siya naka-load, tinest ko tong yung power supply na yan, 20 yan eh. Pero nung niload natin dito sa amplifier, bumaba. So hindi natin alam kung bakit, siguro dahil nagkameron ng voltage drop or hindi maganda yung pagkaka-rewind ko. So ayan, ang diniin ko, naging 15. So pag yung dalawa, naging 35 naman. Hindi natin malaman sa pagkakarewind ng amplifier na, ng ating toroidal transformer. Anyway, dito naman tayo magpo-focus sa ating amplifier. Eh. Kaya nakita naman kung ano yung supply natin. So ayan, meron tayong ito yung speakers na gagamitin natin, kinetic. Ang power RMS nya is 200 watts RMS, maximum to 400 watts, 8 ohm sya. Tapos ito naman yung BCS300 ng Broadway, 300 watts, pero yung tingin ko yung RMS power nya 75. So kung sa amplification ng RMS power, around 1,500 watts RMS yung pwede nating i-feed sa kanya, or more than 800 para mas maganda yung output na binibigay. Pero itong TDA8954TH as per specs ng ating seller, kagaya yung mga unang model nila, 420 watts RMS yung dinideclare nila at 4 ohms ito. Kasi yung mga nauna nakalagay doon 420 watts RMS in 2 ohms load. Pero ito sa 4 ohms load is 420 watts.
So hindi natin masukat ng tama kung dahil wala tayong apparatus para masukat talaga yung RMS power niya. At anyway, pakinggan nyo na lang yung quality ng tunog, yung lakas sa binibigay niya sa ating speakers, kung tapat ba sa binibigay niyang specification. So mag-umpisa tayo sa testing ng ating sound quality test, yung mga love song syempre, para maganda. So dito sa ating potential meter ng ating amplifier, siguro set natin sa 50%. So ito yung 50% nya. So ito namang volume knob ng ating 3 amp equalizer. Tingnan natin. Not knowing the reason why the sweetness of your embrace and what you say. Do you know you're teasing me? Si Techno ang mag-copyright sa atin. So yan, feed ulit tayo ng volume. Subukan naman natin sa bass drum sound check.
mga rewires, napakinggan nyo naman kung ano yung ginawa natin test sa kanya. So, yung feed natin na kuryente or supply ng ating TDA8954TH, kapalo lang pala ng 15 volts or dual supply na 15015. So kung may backfeed natin ito ng hanggang 28 volts, pwede pa siguro lumakas. So kung bibigyan ako ng input sa review ko, worry ko mas malakas siya dun sa ito yan, sa amplifier na yan na 8954TH na yan. So yung isang 8954TH na dalawang NVIDIA na fan yung nakalagay sa kanya, hindi pa natin nasusubukan, pero soon susubukan din na natin. Pero kung sa pagbabasihan ng design tsaka ng mga parts na nakalagay sa kanya, parang halos same lang sila eh. So ito, walo lang yung capacitors niya, parang dun sa may NVIDIA, yan yung amplifier niya, nasa taas na yan, parang 12 yata. So sa, teka, balik natin dito sa amplifier. Tapos yan yung mga ibang, ayan, yung mga capacitors din yan. Tsaka yan, kalimitan nakikita ko ito sa mga audio filer na amplifiers din eh. Yung mga parang pang heavy duty rin na parts ito. So kung dun sa lumang model ng TDA8954TH, parang medyo simple or parang common lang yung mga parts niya. So ito parang bago sa mukha ko. So parang sasabi ko, the best tong model nito. Sana hindi nga lang magmahal. So yun nga, sana hindi magmahal yung amplifier niya. Kaya hindi na rin ako maglalagay ng link dito sa description ng aking vlog kung saan ko binili na seller. Kasi lahat ng ni-review ko na product na nilagyan ko ng link, nung binili ko siya, mura talaga. Pero nung mga tinitingnan na ng mga, yung tinitingnan nyo na pala, yung link na yon, may nagsasabi sa akin, sir, ba't balang mahal na nung amplifier na binili mo sa, akala ko, binili mo lang dito, 1,300. Pero ba't ngayon, 2,000 plus na. So, kaya hindi na ako maglalagay ng link kayo. Kaya, hanapin nyo na lang sa Shopee, yung pinakamurang sellers na nagbebenta. Meron yan. Alam ko lahat yan sila, mga sellers na yan. Iisa lang yan o ilang company lang yan, pero madami silang account ang ginagamit. So yung iba siguro sa mga account nila, mahal yung benta nila, sa iba mura. Kasi doon sa isang seller na binili lang ko, sa isang post niya mas mura yung isa, tapos yung isang post niya mas mahal. So tingin ko ganun lang yun. Hanapin nyo na lang. So yan, dyan nagtatapos ang ating video sa amplifier na ito. So sana palagi kayong tumutok sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa rin subscribe, please subscribe to my channel at Awiti. At click na rin ang notification bell para maging updated kayo. So soon, mag-review pa tayo ng iba pang mga product. So, naka-line up na natin yung TAS 5630. So, request din yan ng isa sa subscriber natin na i-review ko daw yun. So, nandyan na yung TAS 5630 ko. Hindi ko palang magawa pa ngayon. So, ipipila natin yan. Salamat sa pagtutok!